Lola Celia, siguro nahilo kayo kanina. Napagod. Hindi, ayos lang ako, ha? Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, madalas ito nangyayari sa akin. Kaya ayos lang ako. Kaya ko to. Madalas? Tsaka wala po kayong kasama dito? Ah, hindi. Kaya ko to kahit nag-iisa ako. Kaya ko alagaan ang sarili ko. Kayo, ang importante, bukas, ibababa ko na kayo sa bayan para makita nyo na mga magulang ninyo, ha? Eh kasi, alam nyo naman, matanda na ako. Eh pag lalo ako nahilo, baka hindi ko na kayo maihatid. Paano po kung namatay kayo? Wala po kayong kasama. Kawawa naman po kayo. Eh nako, hindi naman ako mamamatay. Basta, sige, basta ihahatid ko kayo bukas. Sige, pahinga na, pahinga na. Tulog na. Naku, salamat. Salamat, salamat. Ba't ka tumigil? Nakukonsensya ka, no? Saan? Wala naman akong kasalanan. Wala nga. Pero wala kang ginagawa. May magagawa ka. Hindi naman sa pinapangunahan kita. Pero kilala ko kung sino ka. At alam ko kung ano ang totoong nararamdaman mo. Pero alam ko din na may puso ka. At hindi mo hayaan yung pride mo na pigilan kang gawin ng tama. Napapadalas yata ang punta rito ng mga yan, ha? Tay, nagmamagandang loob lang naman ho yung tao. Ganyan-ganyan nagsisimula lahat yan. Asus! Si tatay nagsiselos? Upo ka nga, Sedes. Anak, alam ko namang darating yung panahon na yan. Pinagandaan ko na yan eh. Na ikaw, may mapupusuan din. Eh, siyempre, pero sa akin lang, kung sino mang lalaki yan, na magkakaroon kayo ng mabuting lagay o magkakamabutihan kayo, di ba? Kilalaanin mo mabuti. Hindi pwede yung pahapyaw-hapyaw lang pagkakakilala mo doon sa tao. Ay, ano bang alam mo doon sa mix na yun? Sige nga. Tama ka. Hello, Uncle. Si Mix po ito. Opo. Pupunta po ako dyan. Sige po, salamat. Tama ka eh. Kaya dahil dyan, dito ka na muna. Paano ko uwi? Saan ka pupunta? May kakausapin lang ako. Dito ka na muna. Ang bihira naman to. Iiwanan mo ako dito? Sama na ako. Huwag na. Dito ka na lang muna. Mamaya makasagabal ka pa eh. Dito ka na lang. Ingat ka sa pag-uwi. Ingat ka. Tay, sandali nga, bakit ba kayo nagmamadali? Eh, wala pa nga yan sa isip ko eh. Nako no, sa maniwala kayo't sa hindi, hindi ko type yung si Migs na yun. Masyado kaya siyang maangas no, tsaka presko. Ayoko nang ganun.
minsan, mabait din naman siya. Sensitive. Madaling kausap kasi laging nakikinig. Maaasahan. Mukha namang responsable. Tsaka may mga angulo siyang gwapo, ah. Hindi mo pala type, ano? Yung lagay na yan, hindi mo pa type yung taong yun. Ang dami mo sinabi! Sandali! Tinatanong niyo ako. Sinagot ko lang. Tapos may inis kayo? Labo! Akin naman kasi, alam mo naman, naku, pinag-iingat kita. Mag-ingat ka sa mix na yun. Wala akong tiwala sa bigot at sa pagkatao niya. Mga bigoting kagaya niyan, eh. Oh. Angel. Miguel, at last, kinontak mo na rin ako. Mabuti na lang at narito pa ako sa kakampo na to. Salamat, Angel. Salamat din at pinagbigyan niyo ako kahit nabiglaan. Importante lang ho talaga. Kailangan ko ang tulong niyo. Tulong? Anak ko ng kaibigan. Kapon pa ho sila nawawala. Wala rin naman malino na impormasyon na binibigay ang mga lokal na polis. Wala rin naman hong humihingi ng ransom. Okay. I deployed a team to search for them. Salamat, Uncle. Kamusta ka na? Nakauwi ka na ba? Dumating na ang kuya mo galing na ibang bansa. Mabuti yun para magkaayos kayo. Uncle, hindi pa siguro ngayon yung tamang panahon para dyan. Para makapag-usap kami ni Kuya. Hanggang ngayon ba, nag-iiringan pa rin kayo? Siguro, hindi pa ho ako handa para umuwi at makita si Kuya. Darating din yung tamang oras para dyan. Ang importante ho sa akin ngayon yung dalawang nawawalang bata. Napamahal na rin ho kasi sila sa akin. Sa totoo lang ho, mas naramdaman ko yung pamilya para sa kanila. Sino ka? Anong kailangan mo? Akala siguro na matandang ito. Naisahan niya ako, no? Sige na, tumakas na kayo. Iwanan niyo na ako rito. Hindi ko po kayo pwede iwan. Mukhang naisahan na ata ako. Pasensyahan tayo, tanda. Diyos ko, iligtas niyo po kami sa masamang taong yan. Nakita ko siya kagabi. Merong kausap sa telepono. Sa palagay ko, meron siyang sariling search project para sa mga bata. Ano namang kakayahan at karapatan niyang maghanap ng mag-isa? Bakit kailangan isikreto yun? Kaya nga ako nagdududa. May lihim ang taong yun. Huli ka! Oh, talagang masama ang kutob ko dyan sa Migs na yan. Sana mali ako. Hindi kaya, baka si Migs ang nasa likod ng pagkawala ng dalawang bata. At baka, magkakonive sila ni Chet.